dito sa lugar. Yung mga kasaklulukuyang problema ngayon, paro ng tubig, yun ay kayang-kaya namin resolve within 5 years. Dahil nga nasabi ko na nga yung mga waterfalls namin, pwede yung maging source ng tubig at at the same time ba pwedeng i-develop na ecotourism destination. Sa mga na-assist nating kuweba, mayroon naman tayong pwede pang ipagmalaki dito sa Ragay, gaya ng ito nga dito sa Malinaw, na kung gagawan lang natin ng magandang management, eh makakainganyo ito ng mga turista, local man o foreign. Sa initial assessment namin ngayon, although hindi pa natin nabubuo yung 101 caves na sinasabi nila, once na magawan lang natin ito ng magandang plano, eh sigurado ko na aangat ang kabuhayan ng Ragay, unang-una dito sa turismo sa caving. Bali, 5 guhit lang to. Dahil basa eh. Basa, may allowance talaga yan. Naman noong aming takot noon ay kami nagtago pa sa kuweba. Ay pagkayong sa kuweba, pinalalabas kami sa tugunan. At sabi, pag nakita raw kami ng hapon, ay masama ang gagawin. Kasama namin yung tatay namin, yung mga bata, kasi tapos yung magkakapatid noon, yung sunod sa akin. Tapos, pag kami nadudo na sa kuweba, dadating na yung hapon, nakabantay naman sina tatay doon sa labas. Actually, madami pong gumawa ng treasure hunting dito sa mga caves dito kasi nga, ang istorya, itong part na to ng Banga, itong malapit dito ay ginawang kampo ng mga Hapon. Siguro naisip ng mga tao na baka iniwanan dito and some of them may be valuable. Tingin niyo po ba sir, totoo po? I don't think so. Kasi sa dami ng mga nag-treasure hunting, wala naman kami nakita biglang yumaman. Sa ganun lang. Pero one thing is definite, siguro mga 20 years ago, may mga nakukuhang artifacts dito. May makita po tayo ay hihingi natin ang tulong ng National Museum sa kayong sa Historical Institute para po mabigyan ng tamang disposisyon yung mga artifacts ngayon. Logically, kung titingnan natin, if I would be the Japanese, probably itatago ko ang hoard doon sa lugar na yon sa may Banga Caves. Kasi maraming mga chambers yung kuweba. In fact, as early as 1880s, mayroon ng mga Spaniards na tiningnan yung lugar na yon, so familiar sila sa presos ng kuweba. Nauna po yung ginawa nilang taguan, tapos nung madiskubre ng mga Hapon, yung mga Hapon naman ang gumamit ng kuwebang ito, parang kanlungan nila. And unfortunately, sa tuwi-tuwi nang iiwanan na nila yung kuwebang yon, ay binablast nila yung bunganga niya. Kaya parang napakahirap nang hanapin yung 101 caves sa panahon na ito. Early part of 1960s, nasunog yung lahat ng records pati sa munisipyo. So wala tayong makukuhang talagang tangible na record na ito ay sinulat sa ganitong panahon.
nagsasabi ng ganito. So what we have now are recounts na lang o kwento ng mga nakatatanda na inabot yung mga panahon na yon. Simula magkaroon ng tao, ng inhabitants, during the 1920s. At nag-clearing sila dito sa pagginagawa nilang paglilinis para gawing agrikultura yung lugar, ay doon nakakadiscover sila ng mga kuweba. And then came the PNR, the Philippine National Railways, yung extension niya from Manila, papunta rito sa Bicol. Gumagawa sila nung paggawa nila ng kalsada, nagbablasting sila. At doon sa prosesong yon, doon nakadiscover sila ng mga kuweba. 20 years na ho na nangunguha kami ng pugad ng layang-layang hanggang ho ngayon. Yun ang hanap buhay namin. Bali, 5 guhit lang to. Dahil basa eh. Basa, may allowance talaga yan. 5,000. 2, 3, 4, 5. Bali, tama ano? Saglitan lang. Nag-ano po yun? Nag-7 kilo. Binawasan ng 2 kilo at basa raw. Nagbawas ho sila lang ano, 2 guhit. At medyo basa naman ho yung ano. Pugad. Bali, ang binigyan niya po sa amin ay bali 5,000. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito po, yung kabera ng aming pinagbiling pugad. Ano gagawin niyo dyan yun? Ibibili po namin ng pagkain namin. Salamat. Sa sunod, dami-damihan niyo dahil kuwan, lugi sa gasolina. Okay. Thank you. Oo, dapat marami. Ano? Ano? Sa sunod na lang? Tawag ka na lang, ano? Sige, salamat. Saan niyo balak pumunta ngayon? Sa tindahan po na ano, mabibila namin ng pangkonsumo. Kailan niyo ulit balak kumuha ng pugad? Matagal-tagal pa ho, baka mga para makarami-rami yung pugad, di baka mga kalahating buwan o kaya isang buwan ho. Hunting of wildlife inside the cave is prohibited. Aside from Republic Act 1972, mayroon din po tayong Wildlife Act. Itong 9147. Pwede kang magmulta ng as much as 1 million pesos at pwede kang pag napatunayan sa korte, pwede kang makulong hanggang sa 6 to 12 years imprisonment. Dapat talagang pangalagaan natin. Besides, kung mayroon tayong forest ecosystem, mayroon tayong agricultural ecosystem na sinasabi, mayroon din tayong cave ecosystem. Na ito ang nagbabalanse ng galaw ng ating environment. Yung mga taong ang kasalukuyan ay kumukuha ng kanilang kabuhayan sa kuweba, plano ng gobyerno na bigyan yun ng mga training sa livelihood. Pero sa kasalukuyan ngayon, sila nagsisilbing guide sa pagpasok sa mga kuweba. I-hire namin sila as tourist guide. At siyempre, yung talagang kailangan na magbago ng hanap buhay nila. Para siyempre, hindi naman lang to sa ating kasalukuyang panahon. Ito rin ay sa future ano, generation natin. Na para ang ating mga susunod na henerasyon, makikita nila pa itong ano, mga kuweba natin. Thank you.
Ay, iniisip po sila dahil nasa isip ko baka mabagsakan ng bato, baka halimbawa matakluban yung kuweba, hindi na sila makabalik, ganun. Pero pag dumating naman sila sa bahay ng hapon, hindi masaya na ako dahil nakaraos. Kung papipiliin po kayo, ma'am, pakukuhain niyo pa po ba ng pugad po yung mag-ama niyo? Hindi na, dahil bawal daw eh. Nalaman ko na bawal daw, kaya para sa akin, huwag na lang, kasira sa mga kulong sila. Magkakahiwa-hiwalay kami. Gusto ko kahit naghihirap kami, sama-sama kami. Paano po yan, Tay, kapag natuloy na po yung pagbabawal dun sa mga pagkuha ng pugad? Palagay ko, baka hindi ko na magawa yun at kung ipagbabawal na sa amin, mawawala na ho kami ng hanap buhay. Hindi ko alam kung makakain pa kami sa maghapon ng 2 bisis. Sige nga ako ngayon at kami nagkaroon ng ulam sa aming pagkain. Masaya na ako kami na nagkaroon ako ng kita, nagkaroon ako ng ulam, nakabili ako kami ng bigas. Masaya na kami noon. Ano bang pangarap mo? Wala po akong pangarap. Pag nangarap ka, hindi naman din natutuloy, kaya huwag ka na lang mangarap. Ano ba sa pag-aaral, gusto mo makatapos, tinatamad ka nang magano, wala kang tiyaga. Hindi rin natutuloy yung pag-aaral, kaya wala nang pangarap. Pero sa ngayon po, tiyaga na lang po muna sa mga yung gantong hanap buhay na pakunti-kunti. Magising ko po bukas, ng trabaho na pwedeng pagkakitaan para habang hindi na ubos yung mayroon pang ginagawang trabaho na pwera doon sa pinagbinta ng po yun. Meron kaming team na yung Balagon Mountaineers. Nag-spelunking kami, pumapasok kami sa kuweba. Pinagtatawanan kami ng mga tao, kung saan kami galing, bakit kami pumapasok sa cave, ano daw ang nakukuha namin sa cave. Lang na tumatawa din nga lang kami. Sabi na namin, ano nga ba nakukuha natin sa cave? Pero iba yung excitement eh.
Minsan kasi, ang hirap ipaliwanag pag bago ka pumasok ng ano, ng kuweba. Hindi mo masasabi kung anong nasa loob, kung ano bang naandun sa loob, kung delikado or ano siya, safe. Ngayon, ang inaano namin yung pier, naandun ang ano namin, lalabanan namin yung takot pagpasok sa loob. Ang ano namin doon, pag nakapasok ikaw sa loob, parang feeling mo ikaw na ang great. Ikaw na yung pinakaano. Kasi bihira yung mga nakakaganon eh. Natutuwa nga kami na ano na ng government na proprotektahan na to, na-assist na nila. And so, natutuwa din po ako na yung pinagpagura namin noon na pumupunta pa kami sa Senro, nakikiusap na, pwede niyo po bang tingnan yung cave namin? So, hindi kami pinapansin. Kaya nga po ako mismo nag-volunteer nung kuan na pupunta po dito ang DNR at mag-asisila ng cave dito po sa Ragay. So, nag-volunteer po ako na sasama po ako sa kanila para ituro din yung mga alam kong cave, yung pinapasok ng grupo namin dati. Aabot din tayo sa time na mamamatay, pero yung cave na pinotektahan natin, buhay pa yon siguro hanggang sa mga anak ng anak natin. Baka maisaalin na kami sa mga kwento ng mga anak namin o apo na yung tatay ko isa sa mga nagprotekta ng cave na yan. So, masaya.